Ayan guys, naghang yung phone ko. So, ito po yung part 2 ng aking kwento. Ang kwento ng buhay ni Bibian sa Dubai as an OFW. Hashtag, what a life. Ayan guys, kumukulo na po ang ating elbow macaroni. Papakuluan lang po natin siya hanggang sa lumambot. Ayan, lalagyan lang po natin siya ng konting-konting butter, konting pepper, and a salt. And then, ipapartner nyo na po siya sa chicken. Matutunan ko lang po ito. Ayan lang. Ganda-ganda pa naman ang pagkaka-emot ko ng kwento ko. Bigla ba naman nag-close? So, ayun guys. Sabi ko nga po, hindi ganun kadali ang buhay OFW. Yung akala lang po talaga ng iba na okay. Okay po. Kung halimbawang salary yung pag-uusapan, napakalaking kaibahan kumpara sa salary natin sa Pilipinas. Sobrang napakalaki ng diferensya. You're earning much here compared to Philippine salary. Pero yung pong impact sa'yo is stress and emotional feeling. Parang ganun. Ganun na nga. Yung emotional po natin, no? Kaya alam nyo, pag halimbawang pagod na pagod, mega tinutulugan ko na lang. Pray muna before sleep. Then, ang dami-daming tanong. Kasi naman, dapat kasi, etong 2022 na to, nakauwi na ako sa atin. Dapat po kasi, last July, andyan na ako sa Pinas. Kung hindi nga alam po talagang sobrang nakapagpabaksin na po ako as a protocol bago ka makasakay ng airplane. May nagpa-booster na po ako. I'm expecting na makaka-uwi ako. And then, bigla na lang, yun, hindi nga po naging maganda yung balita sa dati kong work. Sobrang grabe. Bagsak yung balikat ko. Kasi nga po, the last time na naka-uwi ako sa atin is 2018. Dapat uuwi ng 2020 kasi nga po yung contract here is all always 2 years. Ang problema, pumasok nga po itong pandemic na to. So, lahat ng flight is lockdown. Canceled lahat ng flight kasi dahil sa COVID. And then, ito pong 2022, naging okay na. Nag-open na yung airplane. Pwede nang umuwi. Ang problema, yung pong dati kong trabaho for 6 years. Na sobrang andami-dami kong mga unforgettable experience. Ayun. So, instead na umuwi, bumili po ako ng sarili kong visa. And then, pinagdesisyonan ko po kasi yun na sobra-sobra, 100%. Pinag-pray ko yun kasi po kung uuwi ako dyan sa Pinas, anong gagawin, tatanga, wala na po yung work na dati kong pinasukan kasi nag-move na ng Cavite. And then, kung papasok ako ulit doon, stay in, so baliwala din, parang hindi ka rin umuwi, ba? Diba? So, nag-decide po ako na mag-stay na lang and maghanap ng work dito kesa naman po dyan sa atin. Kasi dito po is okay, mabilis naman makahanap ng work. Yun nga lang po yung doubt ko kasi nga yung age ko, we're not any, hindi na po tayo bata. Wala na po yung age natin sa calendar. So, yun yung number one na inisip ko na talagang pinag-pray ko na sana, Lord, makahanap agad. Kasi ang hirap pong tumenga ka ng ilang weeks. May binubuhay kang pamilya sa Pilipinas. So, naging maganda yung 1 week. Nakapag-rest ako ng 1 week. And then, nakahanap naman ng work. And then, wala lang. Hindi siya naging maganda ulit. So, ayun. Ayun na ng ayun. Hanggang sa ayun. Ay, Diyos ko, Lord. I wasn't born rich. I wasn't born with a golden spoon. Kung meron po ba akong golden spoon, hindi po ako magstay sa ganitong lugar na malayo sa pamilya. Pero mayaman po kami sa pagmamahal ng magulang. Sa magandang ugaling ipinamana po sa amin ng aming magulang at sa pagiging masayahin. Yun po yung hindi mawawala sa amin, mayaman sa kaibigan. So, grateful na rin po kasi at least kahit papano kumikita, may naipapadalang pera sa pamilya. Yun nga lang po, another sacrifice kasi panibagong pagsubok ng buhay. Laging stress sa trabaho,
Okay lang yun. Kaya yun. So, ayan guys. Siguro within a little minute, okay na po itong ating elbow macaroni. Palalambutin lang naman po natin siya. So, sa lahat po ng mga gustong mag-abroad, pilitin nyo lang na maging matatag, kapit lang. Iwasan po ang pagiging pusong mamon kasi walang mangyayari sa atin. Basta isipin natin para sa pamilya. Ayan, konting oras pa po kasi medyo matigas-tigas pa po yung ating elbow macaroni. So, habang naghihintay po ako nito, ayun lang po yung advice na maibibigay ko. Habang bata pa kayo, mag-work kayo abroad, walang masama. Kasi sa paghalimbawang nag-work ka po na medyo yung edad mo is nasa bracket line na, mahirap na po eh. Dito po kasi maraming open. Ang problema is, ang hinahire nila is younger age. Pero as long na kaya mo namang kumilos, why not? Gora lang. Ganyan lang po. So, sa mga patuloy pong sumusuporta sa akin, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana po huwag kayo magsawa. Very thankful po ako sa inyo dahil nandiyan ang suporta nyo. Idol Eric Mercado, Gardening House Plants, Haliyakat, Jesus Christ Love and Ministry, Shelban TV, si Shelban's Vlog, Andrea Ojero, hi, salamat sa inyo. Eva OFW, salamat po. Chef Tot, salamat po sa inyo. Raul GTV, sa asawa ko, Liobit Art, sa anak ko, Bea Ray Liobit, sa aking kapatid, Jazz Rivera, sa aking friend, hi, Connie Isiha, kay Bunso, Kate Ann Abayanasino, BFF Mean, salamat sa suporta nyo. Hope you guys will stick until the end. Samahan nyo lang po ako palagi mag-pray. Miss Chinita, hi! Thank you so much. Thank you so much sa mga suporta ninyo. Wait nyo lang ako. Davidas TV, Davidas Vlog. Galieta 11. Rose Maranan. I'm Dark Core Ban 9 Duel. Mama Valen, Cabiteño Farmer, Jimmy Fishing, sino pa? Cabinwit Fishing, sa lahat po na hindi ko na-mention, so standby lang po kayo. Sila, salamat sa patuloy na pagsuporta. Sana po nandyan kayo palagi to support me. Wait nyo lang po ako. At pag naman po hindi ako busy, talagang pinapasya lang ko po yung mga channel nyo. I'm just grateful to all of you and very thankful to have you as my friend and someone na palagi pong nasa side ko. So siguro, inilaw ko na po. Baka pwede na siya, no? Mahirap kasi pag overcook, masyadong malambot. Kasi pag naman po inilagay mo siya sa tubig, lalambot pa yan. So, try natin. Pwede na siguro. Salamat din sa aking mga kaklase. St. Joseph Academy, Batch 88-89, Pilmes Batch 84. Sa mga kumari ko na palagi kong pinipm to support my channel. Thank you guys. Huwag kayong magsasawa. Ayan. Ibabad lang po natin. So, ayan guys. Pwede na po. Siguro hanggang hapunan ko na to guys. Sa lahat-lahat ng sumusuporta. Sa mga kaibigan ko sa TikTok, sa Instagram. Thank you also, Star Maker. Ma'am G, hi. Thank you so much.
Buti ka pa, nakauwi ka na ng Pinas. Ayan, ako nandito pa rin. Ayan, guys. So, itadry lang po natin ng konti. And ilipat po natin sa plate. So, lunch na po natin yan. At the same time, lunch and hapunan. Lagyan po lang natin ng salt. Aray, nauntog ako. Ayan, lagyan po natin ng salt para may konting lasa. And then, pepper. Kasi pag hinawakan ko, kung kamanay, mag-hold na naman siya. Ayan, konting paminta po. Ito po yung natutunan kong you don't need so much sauce and ingredients. Ito parang maging spices na lang konti. Kasi may chicken naman po tayo. So, ayan guys. And, lagyan po natin ng konti nito. Ito po yung pinaka-bottle. Mahahatching ako. Ayan. Asa rin yung akin. Nakapulis ko puro din. Kuha tayo ng konti. Ayan. Pinaka-bottle po. Para hindi siya masyado mag-sticky. Parang Italian style. So, okay na siguro yung ganun kadami, no? Kasi mataba masyado pag dinamihin ko. So, isa pa. Okay na. Nahatching ako sa paminta. So, i-mix lang po natin yan. Ayan, guys. I need to get that fork and spoon. Siya. Ayan, hintik na mag-slide. So, okay na po to. Kung halimbawang hindi, kunwari, gumawa po kayo nito and then medyo hindi po siya, wala pang lasa, pwede po niyong dagdagan ulit ng konting asin. And then guys, isasama niyo lang yung chicken like that. So, ready to eat na po to. So, ayun guys. Thank you ulit. Naluto ko na po yung aking lunch. At the same time, hapunan na rin po siya. Hindi po tayo gutom. Hope you like it, guys. A simple, I don't know how you call it, like elbow macaroni with chicken burger. Homemade chicken burger. O, diba guys? Pwede na? Yummy, yummy. So guys, thank you.